Konnichiwa! This is Alex D and welcome to another vlog. Guys, wala tayong ibang gagawin sa araw na to kundi kumain ng kumain ng kumain at kumain pa more. Dadalhin ko kayo sa isa sa pinakasikat na shopping and food destination, hindi lang dito sa Nagoya kundi sa buong Japan, ang Osu Kannon. Kaya handa na ba kayo? Tara, tumugot na ako. Let's go! So guys, nandito na tayo sa loob ng Osu Kannon. Itong Osu Kannon, meron tong 8 streets. So 8 kalye siya. Tapos more than 1,000 stores ang meron dito. Pwede ka dito mag-shopping, kumain, tumambay, uminom. Lahat na, marami dito, iba-iba. 10:52, dami ng tao. At nagsisimula nang magbukas yung mga stalls, yung mga stores. So yan, simulan na natin. Ang food trip! Gutom na ako! Let's go! Sobrang dami rin turista dito kasi nga kilala siyang tourist destination. So guys, dito sa Osu Kannon, hindi kayo mawawala kasi sunod-sunod lang naman yung kalye. Kunyari, lalabas ka ng isang street, tapos tatawid ka lang na parang ganito, tapos yung next na street mo, yun na yung kanyang karugtong. So hindi ka mawawala, madali lang siyang i-navigate. Kahit di ka gumamit ng mapa, since sunod-sunod lang siya, parang Divisoria pala, o Green Hills, ganun. Marami rin pala dito ng mga luxury items na second hand, ganyan, LV, Prada, Gucci, Dior, yung Second Street, maraming ano yan, branches. So usually nandiyan yung mga second hand na luxury items. Grabe, oh, puro LV. Pero syempre hindi tayo pumunta dito para mag-shopping. Pumunta tayo dito para lumapang. Ang cute to. Nice, ang cute. Ayan, kunyari, pwede kayo mag-padraw ng caricature ng sarili mo, o kaya ng jowa mo, o ng buong family nyo. Tulad yan, silang magkakaibigan, magpa-drawing ng caricatures nila. Ang ganda, ang galing. Mga 11 AM na, so medyo dumadami na yung tao. Bumibigat na po ang traffic ko dito sa Osu Kannon. Kung gusto niyo bumili ng rubber shoes na maraming options at mura, punta kayo dito sa ABC Mall. Ang dami ring gadgets, oh. Cellphones, laptop, ayan. So guys, nandito tayo ngayon sa Maruyoshi. Sikat siya sa mga karage. Yung karage, mga fried chicken yun. And ito yung una natin titikman. Ang orderin natin yung chicken karage in teriyaki sauce. Ohayo. Karage teriyaki sauce? Kore? So marami siyang flavors. Ayan, may citron, may miso, yung walang nakalagay, normal lang. Vegetable sauce, Korean sauce, teriyaki sauce. So guys, ayan, nakuha na natin yung ating first meal of the day. Musok-usok pa, o, di ba? Marami ka naman mabibilihan na karage sa Pilipinas. Kahit nga, feeling ko kahit sa Japanese restaurant, may karage naman. Pero dito talaga, special tong Pero special tong Maruyoshi karage dito sa Japan. So tikman natin. Grabe yung aroma niya. Ang bango. Look. Grabe, oh. Tikman natin.
init. Ang lambot saka ang crispy, juicy. Tingnan niyo 'yan. Nakikita niyo 'yan? Nakikita niyo? Ayan, oh. Sobrang juicy siya. Saka ang sarap ng ano niya, yung sauce niya. Alam niyo, pwede kayo bumili ng onigiri sa 7-Eleven, sa Family Mart. Tapos i-partner niyo 'to. Grabe, ang sarap. Ito, isang ganito. Parang ano siya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung kinain ko, 6. 6 pieces siya. Nasa 680 yen siya. So, 680 yen, mga nasa almost 300 pesos. O kung hindi tama yung computation ko, lalagay ko na lang dito yung tamang computation. Yan. Sobra. Yep. Uy, shit. So guys, nandito tayo ngayon, nakapila tayo sa isa sa pinakasikat na bilihan ng baked meat bun dito sa Nagoya. Itong Pau Pau Tay. Ayan, ang haba ng pila niya. Ayan, oh. Nakapila sila, nasa dulo ako. Parang pang 30 pa ako na customer. Ipila na ako kasi feeling ko ngayong maaga pa lang ganito nakahaba yung pila. So ano pa kaya yung mamaya? So halika na. So guys, ayan, nakabili na tayo. Isang meat bun, 200 yen, 80 pesos, sobrang mura, 80 pesos, ayan. Sobrang sikat to dito, itong Pau Pau Tay, kasi sabi nga nila nakakabenta daw sila ng 3,000 per day nito, tapos nag-close na sila pag sold out na, ayawan na, ganyan. Ang cute ng packaging nyo, diba? Ang cute ng kanilang mascot. So sa loob, nakalagay yung bun, tapos kunin natin. Ayan siya. Alam mo, para siyang ano, malambot na may umaalog sa loob. Let's take a bite! Hey! Hey! Balot? May sabaw! Tumapon yung sabaw. Ito pa. Mabay, oh. Nakikita niyo yun? Yung uso ko. Tapos yung soup niya. Sobrang daming soup. Alam niyo, kahit malambot yung bun niya, meron pa rin siyang parang crunch. So kahit na soft talaga yung bun niya, may nangunguya ka pa din. Tapos ang sarap nung ano niya, nung feeling niya. Paano ko ba maano? Parang show pao, ganun. Pero masarap na version ng show pao. So guys, mag-ingat pala kayo pagkakagatin nyo kasi ang daming sabaw. Ingatan nyo pagkagat nyo, kailangan malayo sa damit nyo kasi baka tumapon. Buti sa akin hindi masyado. At nakaitim lang ako. Nandito tayo ngayon sa Manhattan Cheese Ice Cream. Yan, kasi sobrang na-curious, ang haba-haba ng pila, hindi ko maintindihan kung bakit. Yung laman niya, mozzarella cheese, kaya kanina ko pa nakikita yung parang yung mga bata, pinaglalaroan nila. Hinahati nila sa gitna, tapos in-stretch nila yung cheese, ang cool tingnan. So, i-try din natin. Pila tayo. Sakit-sakit na ng pao, grabe, ang haba pa ng pila. Para sa isang tinapay, grabe. Para lang matikman natin. Feeling ko malapit na naman. Siguro mga 20 na tao na lang, bago ako. Grabe yung 20. Oh. Sima-sen, can you eat?
Kinabahan pa ako, ayaw tanggapin yung 1,000 yen ko. Kala ko, kasi may konting hunit yung 1,000 yen ko. Kala ko hindi natatanggapin. Sayang naman yung 1,000 yen, 400 pesos din yun. So now, it's waiting game. Antay-antay tayo. Hindi ko alam kung paano ko tatawagin. Ah, may number ako. 147. Ayan. Thank you. So, yun na, guys. Grabe. After 48 years, nakuha na natin itong parang pancake na to. So, yun, guys. Nakuha na natin. Isang peraso nito, 200 pesos. That's 500 yen. So, 200 pesos natin. Para siyang pancake. Tapos, ang laman niya, ang palaman niya, mozzarella cheese. Ayan siya. So, tikman na natin. At para malaman natin kung worth it yung pinila natin na pagkatagal-tagal. Itadakimasu! Puro tinapay yung una kong nakain. Yung tinapay niya, para siyang regular pancake. Nothing special dun sa dito, sa tinapay niya. Iwain natin sa gitna. Look. Grabe, oh. Ang sarap ng mozzarella niya, parang siyang ano, hindi ko alam, parang may condensed milk. Parang ganun siya. Matamis. Tapos pag sinamahan mo siya ng tinapay, saka ng mozzarella, talagang nagsasalita ako, may laman yung bibig ko, diba? Pag nagsama na siya sa bibig mo, perfect combo siya. Ang sarap niya. In a way, parang siyang dessert. Masarap siya. Alam niyo kung saan ito mas masarap pa? Pag may kasamang coffee. Hot coffee. Sobrang daming nakapilang tao na to. Nung una hindi ko alam kung ano yung pinipilahan nila. Till nakita ko, strawberry lang pala yung pinipilahan nila. Anong special dun sa strawberry na yun? Halika, tingnan natin. So guys, ayan, nakuha na natin siya. Alam niyo yung napansin ko sa kanya, yung halos lahat ng nakapila dun, puro batang babae. So baka mahilig sila sa mga ganito. O kaya mga kabataan, o magjojowa. Ayan. Siguro, feeling ko ano to, pa-cute na dessert. Strawberry siya na sugar-coated. Ayan. Ang galing natin. So ito, itong tatlong piraso na to, 400 yen. Hindi ko alam kung meron mga ganito sa Baguio, kung uso na yung mga sugar-coated na strawberry sa Baguio. Kung meron nga, sabihin nyo nga, mag-comment nga kayo below. Sikat siya dito actually. Kanina pa, street na nadadaanan ko. Marami nagtitinda din na ganito. Tapos iba-ibang fruits yung ginagawa nilang ganito. Pero pare-parehas lang sila na sugar-coated, ganyan. So tikman natin kung anong lasa niya. Grabe, ang tamis ng strawberry. Yung strawberries niya sa loob, malamig siya. So feeling ko, fresh siya from the chiller. Tapos saka siya kinotan ng sugar. So, mag-ingat lang kayo kasi yung sugar, medyo matigas. Lalo na pag may problema kayo sa ipin. So, siguro ang pagkagat nyo lang dahan-dahan. Slowly lang nyo lang siyang kakagatin. Saka dahan-dahanin nyo rin yung pagkagat para hindi mag-crack ng sabog-sabog yung sugar na naka-coat sa kanya. Para maayos pa rin siya. Actually, perfect siya pag marami na kayong kinain dito na kung ano-ano. Yung mga meat, yung mga buns, yung mga karage and all. So, ito, perfect to na dessert. Sarap. Actually, sarap dito.
Seryoso, ang sarap niya. Actually, perfect siya kasi yung sugar niya, hindi siya ganun katamis. Hindi katulad sa Pilipinas, yung sobrang caramelized yung sugar. Tapos sobrang tamis niya na, di ba? Pero ito parang sakto lang. Nagko-complement siya dun sa strawberry, na matamis na rin kasi yung strawberry. So parang nagbabalance lang siya. Yummy. Uwisi. Guys, kanina pa tayo kain ng kain, hindi tayo umiinom. Hanap naman tayo ng refreshment. Dun. Let's go. Moto. Ay, lemonade. Cold. Lemonade. Lemonade. Let's go. Oh, sarap. Lemoto. Lemoneto. Ay. Ngayon pa lang ako uminom. Sa lahat ng kinain ko, ngayon pa lang ako iinom. Grabe. Refreshing. Ang sarap. Dito sa Osu, madami din bilihan ng kung ano-anong refreshment, mga drinks. Bukod dito, syempre, nagkalat din yung mga vending machine na pwede nyong hulugan lang syempre ng coins, tapos kung ano yung gusto nyo, pwede nyo nang mainom. Tulad nito, nasa likod ko, ayan. Diba? Tatlo-tatlo ang vendo. Buong Japan naman, syempre, alam nyo naman nakakalat ang mga vending machine. So, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mauubusan ng maiinom. Nandito tayo sa Taifukusan, kung saan isa to sa kilalang taiyaki shop na meron dito sa Nagoya, dito sa Osu. Yung mga taiyaki, yung mga parang hugis isda na mga muffin, tapos may palaman na red bean. And masarap siya na dessert dito sa Japan. Medyo mahilig ako sa ganito, lalo na yung mga red bean. Di ba sa atin yung mga mahilig tayo sa may mga munggo, ganyan. Pero ito, para siyang na baked muffin, tapos feeling niya is red with bean. Hi! How much? 260? Hi! Ayan. Ayan yung taiyaki. Di ba? Isda lang. Meron din taiyaki na hindi red bean yung feeling. Ay iba-iba naman. Pero yung pinakasikat talaga na feeling ng isang taiyaki is red bean. Sa mga nagtatanong kung bakit laging isda, hindi ko alam. I-google nyo na lang kung bakit laging isda yung taiyaki. Yup. Ang sarap, lalo na pag mainit pa siya. Feeling ko, hindi na to ganun kasarap pag hindi na siya bagong gawa o bagong luto. Since bagong bake siya, ang sarap niya. So pag kabili nyo na ito, kainin nyo na agad. Feeling ko wag nyo, pagbibili kayo ng mga taiyaki, wag nyo iti-take home. Kasi hindi na siya masarap pag malamig eh. Pero pag ganito bagong luto, ang sarap. Ang sarap ng crust niya, ang sarap ng feeling. Tsaka ano guys, matamis siya. Dahil nga dun sa red bean niya. So perfect siya for dessert. Uyishi. Harap. So guys, dyan nagtatapos ang food trip natin dito sa Osu Kannon, dito sa Nagoya, Japan. Sana nag-enjoy kayo kasi ako sobra akong nag-enjoy at sobra akong nabundat. Wala akong ginawa kundi kumain ng kumain buong umaga. Please let me know dyan sa comment section kung gusto nyo pa akong pumunta kung saan saan para mag-food trip na ako gustong-gusto ko yan. Di ko kayo bibiguin. Sana nag-enjoy kayo. Please don't forget to like, share, and subscribe. This is Alex T. Thank you guys. See you next time.